Nung una po talaga, Sir Arman, parang sabi ko eh, too good to be true talaga yung Laika. Kahit nakareceive ako ng gems, may sometimes meron pa din ako confusions na paano nag-earn ng Laika? I mean, paano nila nabibigyan ng benefit yung mga user at the same time? Kasi parang sobrang bago po sa pandinig ko na may nagbibigay ng kumbaga exchange yung application sa mga user nila, di ba? Sobrang bago po nun sa ano ko eh, sa pandinig. Good evening, welcome to Peace Abilities here in CBRC.tv. I'm your host, Arman Benko of the Kalaiko Foundation and KSK SMP Co-op. Magandang araw po sa inyong lahat, saan man kayo sa mundo nanonood. This is the new medium, the new TV, the new way of broadcasting CBRC.tv, the virtual space of the future today. A special episode today, 2018 pa, I got to learn and got involved dito sa bagong social media app, Laika. Noong mga November 2020, last year lang, a couple of months ago, siguro a little over 6 months, Laika got in touch with me again and informed me of how Laika is developing and really getting bigger. One of the references Laika showed me is the account of a certain person who is our guest tonight. That is why our episode title, Laika Celebrity, Why and How. Let us welcome to the show, indeed, the Laika Celebrity, Jaisel Joy Oliver. Hello po. Grabe po yung ano ah, yung introduction sa akin. Yes, Jason. Hindi, kasi hindi nalalaman ng marami sa Laika, isa sa mga binibida noon sa akin. Kasi noon ko pa alam yung Laika, no? Start nung inuumpisahan. Tapos I'm also involved in other things. Hindi ko masyadong nasubaybayan on a regular updates lang. But me as a user, parang hindi pa. Till sinabi nila, tingnan mo itong isang account, Jaisel Joy Oliver. Sabi ko, okay lang. Sabi ko, typical. Tapos, merong bagong term na ginagamit kasi ngayon, hindi lang influencer. KOL. Key Opinion Leaders. Yan ang bagong term ngayon. Hindi na uso ngayon yung mga influencer. Ito, sabi nila, ito ang talagang lumalaki na KOL sa Laika. Key Opinion Leader. Kaya, Jaisel, thank you ha. Thank you at pinaunlakan mo ang aming programa. Wala nga naman so, masaya po ako to be part ng segment. Balik tayo kay Laika KOL Jaisel Oliver. Jaisel, mag-uumpisa ako personal questions. Alam mo nung pinakita last year sa akin ng Laika yung Laika account ni Jaisel Joy Oliver. Syempre nag-research ako konti. Prior to that pala, meron na ring mga nasusulat sa'yo sa internet. Alam mo ba 'yon? Ha? Sa internet maayos naman ang nakasulat. Binabandera doon yung pagiging single mo. Pero you do not mind even if you go out with friends na may mga kanya-kanyang partner sila, parang ikaw full of confidence, security sa sarili mo na single ka. Sino ba si Jaisel Oliver muna? Una, yun ba ang totoong pangalan mo, Jaisel? Yes po, Jaisel Oliver po talaga. Taga saan yung mga Oliver?
Yung daddy ko po is from Tarlac, pero yung mami ko po is Nueva Ecija. Pero lumaki po ako sa Gapan, Nueva Ecija po talaga. Oh, okay. I know it's impolite to ask a lady her age. Pero ano ka na ba? Pwede ka nang bumoto? Yung age mo, pwede ka nang bumoto? Marami ka naman, sir. 25 na po ako. Hindi lang halata po. Opo. 25. So, lumaki ka sa Gapan? Opo, sa Gapan po. Doon na rin yung schooling. Doon ka na rin nag-schooling. Opo, doon na din talaga. Kasi kahit gusto ko man po na mag-Manila nung college ako, hindi talaga ako pinayagan ng mama ko. Hanggang doon lang talaga ako sa area po na... Binaba. Ano ka ba? Unika iha? O you have siblings? Meron ka bang mga kapatid? For the benefit of the audience. Ako eh, napaka-round check na kita eh. Meron po akong dalawang sister po. Pareho pong babae. And yung pareho po silang ano na, may family na din po. Uh-huh. Ako na lang po wala. Mas matanda ba sila? O ikaw ang matanda? Bunso po ako. Ako po yung pangatlo. Okay. Your parents are still in Nueva Ecija or nandito na rin sila sa Manila? Yung mama ko po is nasa Nueva Ecija and yung father ko po, hindi ko po siya nakilala. Okay. So, doon ka na rin nag-aral sa Nueva Ecija, sa Gapan? Kabanatuan po. Nueva Ecija din po. Oo, sa Kabanatuan po ako nag-aral. Okay. Prior to Laika muna, yung buhay Jaycel before Laika, what were you doing then nung hindi pa sumasabog ang pangalang Jaycel Oliver sa social media? What were you busy with? What were you doing then? Sir Arman, ako po kasi before, may full-time work na po talaga ako. Casino dealer po ako. Pero ako po kasi yung tipo ng tao na hindi ako mag-i-stick sa isang work lang. Gusto ko yung as much as possible na kung kaya kong gumawa ng pera, gagawin ko. Nagpa-part-time model po ako. Tumatanggap po ako ng mga product review sa Facebook, Instagram. So hanggat kaya ko po talaga, nagtatry ako na makaipon ng mas mabilis and sobrang independent person ko po kasi talaga. So, saan mo nakuha yun yung mindset na being independent, looking after your income earning? Ano ang nag-influence sa iyo nun? Yung mother ko po, sobrang na ano po ako sa kanya, parang nakita ko po yung paghihirap niya kasi 11 years po siyang nasa Taiwan noon para lang makapagtapos ako ng pag-aaral. So, once nag-graduate po talaga ako nung college, sabi ko sa mama ko po, umuwi na siya and ako na lang po talaga yung mag-work para sa family. Kaya yun po yung naging motivation ko to work hard. Kasi sino ba naman pong anak yung hindi gustong matulungan yung mother nila? So, I did my really best po para matulungan talaga yung family ko. And I'm sure you're doing a great job, no? And at a young age, took that responsibility. Kaya ba wala kang boyfriend? Meron na po akong boyfriend. Meron na. Okay. After six years. Kasi before po talaga, Sir Arman, hindi ko po priority yung... Masaya po ako kahit ako lang. Yes. Hindi ko kailangan ng ibang tao para sumaya. Kaya ko naman kung pasayain yung sarili ko. Kaya tsaka nakita ko nga doon sa article, sa aking pagka-appreciate, no? You're a single, independent, young lady. Kumpiyansa ka naman sa sarili mo, secure ka naman, hindi ka inggitera kung meron silang mga jowa-jowaan or meron silang mga partner. Hindi. Yung pagkuha mo ng responsibility at a young age, lalo na pagtapos mo ng pag-aaral, was it a burden or magaan naman sa'yo na gawin yun? Yung kumbaga, is it mabigat or magaan gusto mong gawin?
Hindi, Sir Arman. Maganda. Kasi para sa akin po, yun na lang po yung exchange ko sa mother ko eh. So, never ko po na-feel na parang ang bigat nung pasan ko. Never ko po na-feel yun. Kasi, yun na lang po yung ibabawi ko dun sa mama ko. Bakit kailangan ko pang ma-feel yung ganun? At the same time din naman po, yung mga sister ko po is tinutulungan din naman ako, tinutulungan din naman si mama. So, kumbaga parang equal po kami ng responsibility. Hindi naman po lahat sa akin totally talaga. Right, right. Paano ka naumpisa sa social media nung wala pang Laika? Kasi sinabi mo meron ka ng mga product endorsement, modeling. Ano yan? Merong lumapit sa'yo? May agent ka? How did you get started in the... May steady job ka eh, di ba? Meron kang steady job, tapos marami kang side hustle. Part-time or sideline. What got you started sa mga sideline? Sir Arman, kasi college pa lang ako, parang high school pa nga lang. Gusto ko lang yung mga modeling, ganyan. Gusto ko po yung lagi akong naka-OOTD. So, madalas po ako nagpo-post ko sa Instagram ng mga outfits ko. So at the same time po may mga nakaka-recognize po sa akin na ang galing mo naman manamit, pa-endorse naman ako, ganito, ganyan. So dun po nag-start. Kaya medyo malaki din po yung network sa social media ko before po mag-start ng Laika. Kaya nakatulong din po talaga. Pag-artista, hindi mo pinasok? Ayoko po. Ayaw mo? Bakit? Bakit? Feeling ko po kasi masyado na wide pag nag-artista. Masyado na pong open yung personal life ko. Kaya okay na po ako sa ganito. Yeah. correct. Aside from your taking care of your mother sa family, yung contribution mo sa family, ano pang ibang pinagkakaabalahan mo nun? O pinaghahandaan para sa sarili mo, or meron ka na bang at a young age parang gustong pasukay na advokasya? Wala pang Laika, or wala pa at a young age nakatutok sa pagtulong sa mama mo and sa family? Before po kasi kahit naman po wala pa akong ganun karami. Pero yung puso ko po talaga parang nandun po sa mga less fortunate. Alam niyo po yun, yung parang feeling na hindi ko po kakalimutan ko ano ko before. Kasi before po talaga, Sir Arman, wala din naman po talaga ako. So kumbaga parang my heart will always belong to the poor and less fortunate. Hindi ko po sila kakalimutan. So kumbaga kahit before po talaga nag-help ako talaga sa ibang tao po. Ano yung mga exposure mo noon nung lalo na nung wala pang Laika, nung hindi pa masyadong may kakayanan, where did you involve yourself, social civic activities sa simbahan ba, sa school? Yes po, sa school din. Sobrang active ko po sa school din before eh. And then tapos yung mga kapatid ko po, minsan nagsumasama po kami sa mga gift giving, sa mga orphanage, yan. Yan po yung mga activities ko even before wala po ako sa Laika. Ganun po talaga ako. Meron nga, unfortunately, hindi sanay sa social media at dito. So, surpresahin sana kita. Meron kasi kaming nahanap ng Laika na magbibigay ng testimony sa iyo eh. Pero saka ko na lang iaano yun sa Laika. And then, yung pagkakilala kay Jaycel before sumikat sa Laika. I can sense you are being modest and humble. There were only very good kind words that were told about you. Minus to, anong Laika? Hindi nga alam yun sa Laika eh. Si Jaycel. So, kailan ka naumpisa o paano ka na-introduce dun sa Laika? Nag-start po ako gumamit ng Laika is January 2020.
So yun po yung pinag-start sa almost 1 year na din po. So nakita ko siya po sa mga kaibigan ko kasi sa work po talaga namin, may nag-uusap-usap po sila na naglulupon-lupon sila pag break namin. Sabi ko, ano yung pinag-uusapan nyo? Sabi ko, eh, medyo may pagka-chismosa din po kasi ako. So sabi ko, ano ba yan? Tinignan ko, tapos sinabi po nila sa akin. Tapos sabi ko, ano ba, hindi naman pa, sabi ko, naniniwala kayo dyan, hindi naman totoo. Yan. So ganun pa po yung first word ko talaga. Inaamin ko po, ganun po talaga yung first impression ko. Hanggang sa hindi ko sila pinapansin, sige lang, actually lahat po ng co-workmate ko nang gumagamit na ako na lang ata ang hindi. Pinaka-last person na naniwala talaga. Naalala mo pa ba? Naalala mo pa ang unang post mo sa Laika? Parang ano po, parang yung isa po sa mga photo shoot ko, studio shoot ko, yun lang po yung unang shoot ko. And then, Sir Arman, yung pagka-post ko yung picture ko na yon, nagulat ako kasi may, wala pa po ultra rate nun sa Laika eh. So nagulat ako pagka-post ko yung picture ko, that was a studio shoot. Nagulat ako, may nag-send sa akin ng gems. Agad-agad, sabi ko, sino po mga 10 minutes after. So sabi ko, wala! Yung reaction ko parang batang ba, yung mga reaction po ay ng mga tao pag na-receive ng gems, ganun po talaga. Sabi ko, wala! Sabi ko, akin, sabi ko, totoo ba to? Akala ko nga po medyo sobra-sobra pa yung zero. Pero hindi pala, 10,000 pa na talaga yung sinend sa akin. Sabi ko, totoo pala. So, ganun po. Start, sa hanggang sa na-addict na, yun na nga po. Yung pagkakwento nga sa akin at pagpili namin ng ma-feature kasi gusto ng Laika siguro ma-level up na, no? At nakikita naman natin sa mga features niya, sa mga services na nilalagay sa Laika social media app, eh, pa-level up ng pa-level up. Mas maganda talaga yung galing sa Laika doon nag-umpisa kesa yung kilala na, di ba, na baka marami pang pera pumasok sa Laika. Ikaw, talagang kung ano yung kakapasok lang kanina, first time nag-download ng Laika, dinaanan mo rin yun. Di ba? Oo. Ganun talaga. Yung excitement, katulad din po nung nararamdaman nila. So, same na same lang po talaga kami. Ano yung mga first nung January na pumasok ka, unang level ng journey mo sa Laika? Ano yung mga kinainisan mo, pinagtatakahan mo, na curious ka? How was your first couple of months sa Laika? O ano na lang talaga, bongga na lang talaga, bonggacious dahil wow, may mga nagpapadala ng gems. How was your first set of experiences? Nung una po talaga, Sir Arman, parang sabi ko too good to be true talaga yung Laika. Kahit naka-receive ako ng gems, may sometimes meron pa din akong confusions na paano nag-earn ng Laika? I mean, paano nila nabibigyan ng benefit yung mga user at the same time? Kasi parang sobrang bago po sa pandinig ko na may nagbibigay ng kumbaga exchange yung application sa mga user nila, di ba? Sobrang bago po nun sa sa pandinig ko. Ako po kasi medyo ano din talaga ako, parang gusto ko din talaga, nagre-research po ako, kaya parang sobrang curious ko talaga. Ganun po yung first impression ko sa Laika. And then, yun nga po hanggang sa in-enjoy ko, in-explore ko po talaga ng mabuti. And every week, may natututunan po talaga ako sa Laika and sobra talaga po ako natuwa doon sa convenient na binibigay po ni Laika. Sobrang nakakatuwa. Kasi Sir Arman, hindi mo naman mapapatunayan yung isang bagay hanggat hindi mo tinatry, di ba? So, kaya much better po talaga na i-explore muna natin yung application bago tayo mag-conclude.
Kasi for sure, yung sa mga bago po sa Leica, hanggang tumatagal, mas may enjoy po nila yan lalo. Ano naman yung una mong hindi nagustuhan, kung meron man, kung meron sa Leica? Kasi noon, may chat pa eh, di ba? May chat. Apo. Ngayon kasi parang dinidevelop ulit yung chat, i-relaunch siya. Ako kasi, ang una kong experience dun, ang daming nag-chat-chat. Hindi naman sa ayaw ko siya. Yung iba, kalokohan, iba, bastos pa. Yung iba, kung anong mga sinasabi. Kaya, yun yung parang hindi ko nagustuhan. Sabi ko sa Leica, paano ba natin makokontrol na parang kumatok muna sila bago sila pumasok sa bahay ko? Kasi parang andaling pumasok. Nung unang feature nga niyan, pwede mong pang i-video call kagad eh. Kung sino yung pinapalo. So, sabi ko, hindi po ako may sala kung bakit wala ang chat ha. Binigay ko lang po yung comment. Kasi ayoko naman na hindi pansinin yung mga nag-chat-chat. Ang dami! Ang follower ko nun, kakaunti lang. Sabi ko, baka pwedeng kumatok muna bago ko papasukin sa bahay at makipag-usap sa akin. Ikaw, ano ang parang, kung meron, parang hindi mo nagustuhan o gusto mo sanang mapalitan, mabago sa Leica noon? Actually, Sir Arman, medyo same po tayo before kasi nagkaroon po talaga ng ganyan si Leica, di ba? Pero siguro po kung meron akong isa yung para sa akin, yun po yung time na sobrang tagal na nag-maintenance po ni Leica, mga way back, parang May bata yun. Ang dami pong bugs and fixes na nangyari sa Leica, which is after naman po pala talaga ng 2 months, is naayos naman nila. Pero so far, yun lang po talaga kasi ang dalas talaga nilang mag-maintenance. Yes, so... Sir Arman, may time po na nangyari sa akin na I was in the restaurant. Kumain ako. And then, nag-maintenance si Leica, Sir Arman. Wala po akong pera. Kasi nasanay ako sa Leica na hindi ko na kailangan magdala ng pera. Kasi gagamitin ko yung gems ko. So, yes. Nag-maintenance, Sir Arman. Hindi ko alam gagawin ko. Nakakahiya. Tapos sabi dun sa may maintenance, after an hour, pa magkakaroon ulit. Naghintay ako, Sir Arman, 1 hour dun sa restaurant. Tinis ko po. Kasi wala talaga eh. Hindi ko dala po ATM ko nung time na yun kasi parang biglaan lang yung pag-alis ko. Siguro yun lang po talaga yung maintenance. Pero ngayon po kasi talaga, hindi na po siya, wala na siyang ganun ngayon eh. Sobrang okay na po ni Leica ngayon talaga. Right. Kung meron man silang maintenance check, meron pang ibang server yata, redundancy, para tuloy-tuloy yung takbo, i-maintain to, upgrade. Tama ba ako, 10,000 Leica gems kagad yung nakuha mo dun sa unang post mo? Unang post, oo. Kasi Sir Arman, konti pa lang ang user noon. Oo nga. Konti pa lang po, unlike ngayon na talagang millions sa po ang user ni Leica. Yan po kasi yung time na unang-unang launch ni Leica eh. Kaya yes. Parang, po. Yeah. Magpo-post lang tayo at magpapakilala lang tayo muli sa ating mga audience kung saan sila nanonood. Pero bibigay ko na yung tanong sa'yo para mapaghandaan mo pag nag-program ID tayo. Ang hanging question na iiwan ko sa'yo, ano ang binago agad ng Leica sa'yo? Kasi sa karamihan, yung cashless transaction daw. Pero kay Jaisel, ano ang unang parang nabago? Kasi nga, naging sumabog ang popularity, celebrity status ng Jaisel Joy Oliver. Ano ang binago agad ng Leica kay Jaisel Oliver? Sasagutin niya yan pagkatapos nating magpakilala. Saan mo ba kayo nanonood? Saan nga ba?